guys, welcome back to my YouTube channel. At sa mga bago pa, welcome sa aking YouTube channel. Ayan, ipagpatuloy na natin ang ating kwentong Aliping Puso, episode 4. Ayan mga loves, episode 4 na tayo. Kasi sa episode 3 kahapon ay naiwan si Karin na napaisip kung magkatulad ba sila ni Raymond na may iniwang 50k at safety deposit box galing sa yumaong Don Joaquin. Kaya ito na ang ating episode 4. Inalis niya sa isipan ang tungkol sa lalaki. May kanya-kanya na silang buhay nito. Siya bilang madrasta nito, at kailangang dumistansya siya rito. Mayroon pa nga pala siyang problema. Ang mag-inang Dunya Tirining at Sara. Walang nabanggit si Attorney Santos na pamana sa mag-ina. At naawa siya sa dalawang babae. Maging mabait lang ang dalawa, ay pagkakalooban din niya ang mga ito. Pero kapag kinalaban siya, lalabas ng bahay ang mga ito na pulubi. Napapitlag si Karin nang marinig ang pagtigil ng isang sasakyan. Nagmamadaling tiningnan niya ang mga bagong dating. Ang mag-inang Sara at Dunya Tirining. Bakit narito ang dalawang ito? May galit sa tanong niya. Batid niya kasing umalis na ang mga ito dahil si Raymond pa mismo ang naghatid sa airport. Pero humanda siya sa anumang mangyayari. Kinuyom niya ang palad upang mapaglabanan ang galit na nararamdaman para sa dalawang bagong dating. Huwag silang magkamaling saktan ako. Hindi ako mangingiming labanan sila. Pangako niya habang hinihintay ang pagpasok ng dalawang kaaway. Kalmanting naupo ang byuda pero nag-ipon ng tibay ng loob para maayos na maharap ang mag-inang kontrabida. Nang bumungad ang mga ito sa pinto, ay napatayo siya. Galit na galit si Dunya Tirining at Sara. Pagbungad na pagbungad. Napakawalang hiya mo! Gigil na sabi ng matandang babae nang makita si Karin. Nawala na ang pagpigil ni Karin. Ano pa ba ang ipinuputok ng butsi ninyong mag-ina? Nag-init ang mukha ng tanong niya sa matandang babae. Inagaw mo ang lahat ng karapatan ni Raymond sa kayamanan ng kanyang papa. Humihingal sa galit na sagot ni Sara. Bakit kayo nagagala iti? Apektado ba kayo? Siguro nga dahil kakarampot lang ang ipinamana sa inyo ni Joaquin. Sagot niya sa tumataginting na boses. Nasa tinig niya ang tagumpay. Kami lamang ang may karapatan sa kayamanan ng aking kapatid. Hindi ang isang tulad mong hampas lupa. Nang iinsultong sagot ni Dunya Tirining. Hampas lupa pala ako sa inyong paningin? Bakit ninyo ako pinag-aaksayahan ng panahon? Dahil ba ang hampas lupang ito ang magpapahalik sa inyo sa lupa? Patuyang sagot niya. Pero di niya inaasahan ang naging reaksyon ng mga ito sa sinabi niya. Bigla siyang sinugod ni Sara at walang babalang sinabunutan. Napangiwi si Karin sa sakit na naramdaman pero hindi siya nagpatalo. Inipon niya ang lakas at sinukmuraan niya si Sara. Napaigik ito at sapo ang sikmurang binitawan siya. Hangos na pumasok ang ilang gwardya. Alisin niyo sa harapan ko ang dalawang iyan. Utos niya. Walang nagawa ang mag-ina, kundi ang umalis. Pero nagtutungayaw ang mga ito.
umuusok sa galit na naiwan siyang mag-isa. Nanlalambot na na napaupo sa sofa si Karen. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa nangyayari. Ibig niyang sumigaw sa galit ng mga sandaling iyon. Hindi niya iyon mapapalampas. Masakit ang ginawa ni Sarah sa kanya. Nagmamadaling lumabas siya ng mansyon. Magsasampa siya ng demanda laban sa mga ito. Galit na anyo ni Raymond ang nabungaran niya nang pumasok siya ng bahay. "Saan ka galing?" tanong nito na may diin sa tinig. "Sa presinto." Walang emosyong tugon niya. "Idinimanda ko ang pinsan at tiyahin." "Nagawa mo yun?" "Raymond, nagawa nila akong saktan sa loob ng pamamahay ko." "Oh, correction, sa loob ng pamamahay mo." May panunuya niyang sagot. "Hindi mo na sana pinatulan," sumbat ng lalaki. Napahalukip-kip siya sa narinig. May pagdaramdam siyang naramdaman sa dibdib para kay Raymond. Lumalabas pa yata ngayon na siya ang masama. "Bakit mo ginagawa ito, Karen?" Daing ng lalaki na nasa tinig nito ang galit. Pumiksi siya. "Bakit? Nasasaktan ka? Inuusig ka lang ng iyong konsensya. Kaya iyon ang naisip mo. Siya nga pala. Lilipat na ako ngayon sa bahay na ipinatayo ng papa mo para sa akin." May tagingting sa boses na sagot niya. "Alam mo na bang iniwanan pa niya ako ng 1,000,000 piso at mga mamahaling alahas?" Patuloy niyang sabi. Maang namang nakatingin lang sa kanya ang lalaki. "Hindi ako titigil hangga't hindi ko nababawi ang mga kayamanan ng papa sa iyo, Karen." Banta nito. "Paano mo mababawi ang lahat gayong legal na itong pag-aari? Paano mo mababawi ang lahat gayong legal ko na itong pag-aari?" May pagmamalaki niyang sagot habang pigil niya ang totoong naramdaman para sa lalaki. Tinalikuran niya ito para hindi makita ni Raymond ang mga luhang namumuos sa kanyang mga mata. "Kulang pa ang pagdurusang nararanasan mo, Raymond," sambit niya habang palabas ng mansyon. Bumalik lang siya para magpaalam sa binata. Ayaw niyang magkahiwalay sila na may samaan ng loob. Pero tadhana na yata ang nagtakda para maghiwalay silang may galit ang isa't isa sa dibdib. "Hindi talaga tayo para sa isa't isa, Raymond. Mas kinikilala mo ang taginting ng salapi kaysa pag-ibig," bulong niya habang papalayo. Naiwang nakatulos si Raymond. Hindi nito mapigil ang sarili na sundan sa tingin ang papalayong babae. "Hindi ko alam kung ano ang aking isipin sa pagkatao mo, Karen. Ibig kong magalit sa iyo pero ayaw naman ng puso ko. Siguro pagpunta ko sa ibang lugar ay malilimutan na kita." Di nito napigil ibulong sa sarili. Hindi nito naiwasang malungkot. Tanggap na nito sa sarili sa 3 taong pagkawala nito sa Pilipinas. Si Karen pa rin ang isinisigaw ng puso nito. "Iiwan ko na ang mansyon, inay," sabi ni Karen sa ina. Kumunot ang noo nito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. "Akala ko ba ay ibig mong manatili doon?" Umiling ang dalaga. "Ayaw ko nang magkaroon ng kaugnayan sa pamilya ni Joaquin, lalo na kay Raymond." "Anak, bakit hindi mo ipagtapat kay Raymond ang totoo?" "Para ano pa, inay? Sarado na ang kanyang isipan.
ayaw ko nang pahirapan pa ang aking sarili. Paano ka? Ang iyong damdamin. Anak, ako ang nahirapan kapag nakikita kang umiiyak. Kaya ko ito, inay. Mampalubag loob ni Karen sa ina. Sabay kagat sa pangibabang labi upang hindi mapaiyak. Ibig ko na pong magpahinga, inay. Paalam niya upang hindi nito makita ang paghihirap ng kaniyang kalooban. Pabagsak na nahiga sa kama ang dalaga. Mariing ipinikit niya ang mga mata sabay patak ng mga luha. Goodbye, Rimon. Sambit na lamang ng byuda. Nawalan na ng komunikasyon si Karen kay Rimon buhat nang umalis siya sa mansyon. Nabalitaan na lamang niyang umalis ito patungong Amerika upang muling ipagpatuloy ang pag-aaral. Hindi niya naiwasang makadama ng lungkot sa pagkawala ng unang lalaking minahal. Dahil naman sa pakiusap ng ina, ay iniurong niya ang demanda laban kay Dunya Trining at Sara. Wala na rin siyang panahon para sa mga ganitong bagay. Pinagmasdan niya ang hawak ng mga papeles. Mayroon na siyang pagkakaabalahan. Hindi birong kayamanan ang iniwan sa kaniya ng asawa. Pero bakit parang may kulang? Bakit may lungkot siyang nararamdaman sa sulok ng kaniyang puso? Hinahanap pa ba ng kaniyang puso si Raymond? Pipilitin niyang makalimutan ang lalaki sa ibang paraan. At sana ay magawa niya. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Aling Dolores kay Karen habang binibilang ng anak ang mga pirang kinita sa buong maghapon. Ewan ko kung ano ang naramdaman ko, inay. Sagot niya sa ina habang lapag ng mga pirang papel sa mesa. Kahit marami kang salapi na hahawakan sa araw-araw, ay may kulang pa rin, anak. Hindi siya sumagot. Muling itinutok ang pansin sa pagbibilang ng pera. Marami akong matutulungang kababayan natin, inay. Hindi pa rin sapat, diba? Ngumiti siya sa ina. Marami akong dapat pagtuunan ng pansin, inay. Bakit hindi ka muling umibig, anak? Inay, takot na akong sumubok. Tanggalin mo ang takot. Nagkakaedad ka na. May ilang puti na ang hibla ng iyong buhok. Sabik na rin kaming magkaroon ng apo. Ngumiti siya sa ina. Wala pa rin bang lalaking pumapalit sa puso ko? Inay, magpahanggang ngayon ba'y si Raymond pa rin ba ang mahal mo? Usig nito. Nahihiyang napayuko siya. Mahal ko pa rin siya, inay. Walang nasabi ang kanyang ina. Iginagalang ko ang iyong damdamin, anak. Ang sa akin naman ay nais ko nang magkaapo. Hindi ka bumabata, paalala nito. Hayaan ninyo, bukas na bukas ay mag-umpisa na akong maghanap. Nakatawa niyang sagot sa ina. Ikaw talaga puro kabiro, nang nakangiti nitong sabi. Nag-iwan ng palaisipan sa isip ni Karen ang sinabi ng ina. Nang ilagay niya ang pera sa kaha de hierro, ay agad na siyang nagpahinga. Maaga pa siyang gigising bukas upang tingnan ang garment factory na itinayo niya para sa mga kababayan. Maganda ang naging resulta niyon. Lahat ng malalaking mall sa buong Pilipinas ay kumukuha sa kanya ng ready-made na damit. Maari na niyang pagmalakihan si Raymond. Hindi na siya maaaring sumbatan ng lalaki sa pamamalakad niya sa negosyong iniwan ng ama nito. Panahon na nga siguro na magmahal siya sa iba. 3 taon na ang nagdaan magbuhat ng umalis si Raymond patungong Amerika.
Sapat na siguro ang panahong iyon para sa tuluyan niyang kalimutan si Raymond. Tama si nanay, wala na akong hinihintay pa, sabi niya sa kawalan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakatulog siya na hindi sumagi sa kanyang isipan si Raymond. At ipinagpasalamat niya iyon. Kinabukasan na isang masayang karin ang bumungad sa mini grocery ng San Fabian. Lahat ng kaniyang mga kasama ay nanibago sa kakaibang siglang dala ng dalaga. May okasyon ba? Hindi nakatiis na tanong ng kanyang ate Edna. Natawa siya sa tanong nito. Wala, masaya lang ako kasi nagising na ako sa isang katotohanan. Ngumisi ito. Sasagutin mo na ba si Val? Ang tinutukoy nito ay isa sa masugid niyang manliligaw, isa ring negosyante. Hindi, nakatawa niyang sagot. Iano ba ang sinasabi mong nagising ka na sa katotohanan? Pilit nitong tanong. Well, napag-isip-isip kong hindi lang si Raymond ang lalaki sa mundo. Abot hanggang tenga ang ngiti ng kanyang ate Edna. Sa sinabi mong iyan, dyan ako sang-ayon. Naka-thumbs up na sabi nito. Masiglang hinarap na ni Karen ang iba niyang gawain. Naudlot si Karen sa ginagawa ng may isang taong pumasok sa groserya. Attorney Santos? Masigla niyang sambit sa pangalan ng panauhin. Magandang hapon sa iyo, bati ng abogado. Magandang hapon naman po, may kailangan kayo sa akin? Sabik niyang tanong, inais ko lang sanang humingi sa iyo ng pabor kung maaari sana, iha. Kumunot ang kanyang noo. Anong klaseng pabor, attorney? Basta ba, kaya ko lang. Ibig ko sanang pamahalaan mo ang pagpagawa ng mansyon, pakiusap ng matandang abogado. Gumuhit ang pagtutol sa kanyang mukha. Bakit ako, attorney? Reklamo niya. Ayaw na niya magkaroon pa ng kaugnayan sa mga Paskwal. Ikaw lang ang legal na Paskwal. Si Raymond po, tila may bikig na lalamunan, sabi niya sa matandang abogado. Matagalan pa bago makauwi ang taong iyon. Ako ang kanyang pinakausapan pero alam mo namang mahina na ako. Hindi ko na kayang mamamahala. Naguguluhang napatitig siya sa matandang lalaki. Ayaw na niyang balikan ang malungkot na nakaranasan sa mansyon. Wala na po bang iba? Wala na, iha. Wala naman akong tiwala sa mag-inang Dunya Trining at Sara. Napabuntong hininga siya. Biglang nalito. Sige po, pumapayag ako, pero huwag niyong mabanggit kay Raymond na ako ang namamahala, sabi niya sa abogado. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Gulat man ang kanyang magulang sa naging pasya niya, ay wala naman siyang narinig na pagtutol buhat sa mga ito. Kasama siya ni Attorney Santos sa pakikipag-usap sa mga arkitekto. Guwapo si Architect Celso Enriquez. Taglay nito ang katangiang hinahanap ng isang babae. Kaya agad na nagpalagayang loob ni Karen ang lalaki na ayon sa pagpakilala nito ay isang binata. Maswerte ako at nakilala kita, Karen, sabi ni Celso habang nag-uusap sila sa bulwagan ng mansyon. Tipid ng ngiti ang isinagot niya sa sinabi nito. Bakit mo naman nasabi iyon? Pinigil niya ang sariling mapangiti ng malapad. Well, nakita ko na kasi ang babaeng ihaharap ko sa altar. Bagong kilala mo pa lang ako, Celso. Hindi mo lubosang kilala ang buo kong pagkatao. Sa isang taong umiibig, hindi mahalaga ang sasabihin ng iba, Karen. Ibig ko ay krima ang kulay ng bawat silid, Celso. Pag-iiba niya ng usapan.
ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataon na makapagpahayag ng saluubin ito sa kanya. Nakadama siya ng pagkaasiwa. May kakaiba siyang naramdaman sa sarili kapag kausap niya si Silso. Higit na mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa dati. At ayun, hanggang dito lang muna. At aabangan niyo, mga loves, kung ano ang mangyari. Kung bakit iba ang tibok-tibok na puso ni Karen, mga loves. At abangan nyo sa episode 5 natin. Huwag nyong kalimutan na panoorin. Shout out pala sa mga viewers ko sa 1 up to 3 Marinong Gala Official, M's Vlog, Mr. Naas Wasin, ano ba yun? Mr. Naas Wasin, Rosebub Channel, Tenten and Cam's Vlogs, Janet J. Ruiz, Cooking Motion, Rodelyn Amistoso Channel, Francis Magnifico, Naoms Nash, Marlene Rosita, It's Marina Vlogs, at sino pang iba dyan, Dano, the Filipino Vlogger, at sa hindi ko na-mention, shoutout sa inyong lahat at salamat sa pakikinig ng ating kwentong pag-ibig. Bye guys! I love you all! At sana subaybayan nyo pa rin ito hanggang mag-end ang ating kwento. Kasi may pa-Q&A ako pagkatapos ng kwentong ito na nakaka-irita, nakaka-in-love, char. At ano pang nakaka-ano dyan. Sige, bye guys! I love you all!